ka-life! Kamusta po kayo? Narito na naman po tayo sa programang umaalam at tumutuklas na mga bagay-bagay na meron dito sa mundo. Ako po, ang inyong makakasama walang iba kundi ang inyong ka-life, Kuya Yuri, at ito po ang programang Tuklasin Natin. Bakit nga ba red, white, and blue ang kulay ng barbershop poles? Maniniwala ka ba na tayong mga Pilipino lang ang mahilig kumain ng balot? Ano nga bang pinagkaiba ng Filipino time at American time? Ang Indian time? Halina, tuklasin natin! Mga paksang kakaiba, kahanga-hanga at kakatuwa. Tuklasin natin! Ngayong araw na ito ay aalamin at tutuklasin po natin ang ilan sa mga facts and trivias about sa Biblia. Opo, narito po ang mga interesting facts about the Bible. Bible is a mini library. Ang Biblia po ay hindi lamang isang libro. Ito po ay tinatawag na Book of Books dahil binubuo ito ng 66 na mga libro. Book of All Time. Umaabot sa 100 million copies ng Bible ang naibebenta kada taon. The Bible was written in 3 languages. Ang mga lingwaheng ito ay Hebrew, Aramaic at Greek. Karamihan sa Old Testament ay isinulat po sa Hebrew word. Ito ang pinaniniwalaang orihinal na wika na ginamit sa mga naunang kasulatan. Pero ilan naman sa mga Old Testament books ay naisulat sa wikang Aramaic. Ilan sa mga yan ay ang Book of Ezra and Book of Daniel. The New Testament was written in Greek. Dahil yun po ang pinakapangkaraniwang wika na ginagamit sa panahon na yon. The Bible is about 611,000 words long. Sa orihinal na wika pong Hebreo, ang Biblia ay mayroong 611,000 na mga salita. That word count is not going to line up with your Bible though, for a few reasons. Pero nang i-translate na ang Biblia sa English language, ang mga translator nito ay kinakailangan pong gumamit ng mas maraming words para mas maunawaan ang original author's point. Different translations word passages differently, which results in a variation in word count. Gayunpaman, napaka-interesting na malaman na ang Biblia ay mas mahaba pa ang pagkasulat kumpara sa mga kilalang libro ngayon, kagaya po ng Moby Dick at Harry Potter. Pagsamasamahin mo man ang lahat ng series ng mga libro na ito, ay mas mahaba pa rin ang Bible. The longest book of the Bible. Kung tatanungin ko kayo kung ano ang pinakamahabang libro sa Bible, malamang ang isasagot nyo ay Psalms or Awit. Siguro dahil ang Psalms ay binubuo ng 150 chapters. Pero mali po kayo. Ang pinakamahaba na libro sa Bible ay ang Book of Jeremiah. You can probably guess why this is incorrect. Ang Psalms ay napakahabang libro. Pero kung words ang pagbabatayan, ang Jeremiah po ang pinakamahaba dahil meron po itong 33,002 words. Sumunod po ang Book of Genesis na may 32,046 na mga salita. At ang pangatlo naman po ay ang Psalms na may 30,147 words. The shortest book of the Bible is 3 John. Kaya mong tapusin ang pagbabasa sa libro na ito sa loob lamang po ng 1 minuto. Ang 2 John naman ang pumapangalawa sa pinakamaikling libro. The Bible was written by more than 40 traditional authors. The book of the Bible are traditionally attributed to heroes of the Jewish and Christian faiths. Halimbawa po, si Moses,
Sa kanya ibinigay ang credit ng first 5 books na kung tawagin ay Torah. At karamihan sa mga libro ng Bible ay ipinangalan sa kung kaninong istorya ang nakasulat. The Bible was written by people from diverse occupational backgrounds. Kalahati ng Book of Psalms, Proverbs at Ecclesiastes ay isinulat ng mga matataas na kalagayan sa isang kaharian o mga royal family. Pero ilan sa mga parts ng Bible ay isinulat naman ng mga farmers, fishermen, tent maker, homeless prophets, doctor, professional scribe, vocational musicians, pastors at iba pa. Ilan pa lamang po yan sa mga interesting facts na meron about sa Bible. Huwag po kayong aalis sapagkat magbabalik pa ang tuklasin natin. The books of the Old Testament are arranged differently in Judaism. Ang English Bibles na ginagamit natin ngayon ay parang isang library dahil sa pagkakaayos po ng mga libro nito. In the Old Testament, you have the books of law first, then books about Israel's history in the Promised Land, then books of wisdom and poetry, then books by the prophets. Pero sa original na Bible, which is written in Hebrew word, ito po yung tinatawag nilang Tanakh. Nauna po ang books of law, sinundan naman ng history and life of the prophets, next po ay ang writings o yung mga libro na tungkol sa mga awit at tula, at ang pinakahuli ay Chronicles, hindi po ang Malakay. There are at least 185 songs in the Bible. About 140 of these are in the Book of Psalms. Pero sa buong Old Testament po at New Testament, ang mga tao noon ay umaawit ng mga awitin para sa Diyos o para sa mga religious events na kanilang ginagawa. At 185 sa mga awit na ito ay naitala sa Bible. Ito po ay yun lamang mga portions ng scripture that are specifically labeled as song, psalm, dirge, or chant. Some of the first and second books were divided after they were written. May mga libro sa Bible na hinati nila sa dalawa o higit pa, kagaya po ng Book of 1st and 2nd Kings. Kapag ito po ay ginawang isa, they would be the longest book of the Bible. Originally, ito talagang 1st and 2nd Kings ay isinulat ng isang libro lamang. Gayun din ang 1st and 2nd Samuel at ang 1st and 2nd Chronicles. Pero bakit po hinati ang mga libro na ito? Because in the old days, they couldn't print massive tons of each book of the Bible. Hindi po kayang isulat o ilagay sa isang scroll ang isang napakahabang libro. At kahit pa ang isang scroll ay napakalaki at kayang isulat ang isang napakahabang libro, mahirap naman po itong buhatin o sobrang bigat. So they broke some of the longer books down into 2 volumes. The authorship of the Hebrews has remained anonymous for centuries. Several books of the Old Testament were written by people unnamed. May mga libro na hanggang ngayon eh hindi pa alam kung sino talaga ang sumulat. Kagaya po ng Book of Joshua, Book of Kings, Esther at Job. Gayun din, sa ilang part ng Book of Jonah ay sinasabing hindi si Prophet Jonah ang sumulat kundi ibang tao. Sa New Testament naman po ay ang Book of Acts, some parts of Romans at ang Book of Hebrews ang mga libro na wala ring specific person na sumulat. Pero isang bagay lang ang tinitiyak natin, na lahat ng ito ay inspired by the Spirit of God. The Bible was written on 3 continents. Karamihan sa mga libro na ito ay isinulat sa modern-day Israel or ang Asia. But some passages of the Jeremiah were written in Egypt or Africa. At ilan sa mga Testament epistles ay isinulat naman po from cities in Europe. There are 21 dreams recorded in the Bible. Isa nga sa mga pangyayari na naitala sa Biblia ay ang panaginip. Malaking bahagi ito sa kasaysayan sa buhay ng mga Bible characters na naitala.
At kung meron man sa mga ito ang may pinakamaraming panaginip, ay walang iba kundi si Joseph. Kaya tinawag po siyang Joseph the Dreamer. The Book of James is the bossiest book of the Bible. Kung gagawa ka ng mga listahan ng mga words sa bawat libro sa Bible at ikakategorize mo sa list of commands in the same book, the book with the highest concentration of words is the Book of James. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa ilang minuto ng pag-alam at pagtuklas ng mga bagay-bagay na meron dito sa mundo, especially po sa ating topic for today na mga interesting facts about the Bible. Bukas po muli ay magsama-sama tayo same time dito pa rin sa Light TV, Your Life, Your TV. Ako po ang inyong nakasama Kuya Yuri at ito ang programang Tuklasin Natin.